Nasa 100 bus ang papayagan ng bumiyahe sa Metro Manila sakaling isailalim ito sa GCQ. Pero babaybayin lang nila ang ruta ng mga tren tulad ng MRT. At doon lang din malapit sa mga istasyon, pwedeng magsakay at magbaba ng pasahero. Bukod sa mga bus, papasada na rin ang mga taxi at TNVS. Pero ang mga jeep, ayaw pa rin payagan. Yan ang tinutukan ni Ivan Maylina. Marso nang matigil ang pagpasada ng bus ni Jodel Laureles. Hanggang ngayon, nakatenga sila at walang nakukuhang abiso para sa pagbabalik pasada. Bagay na labis silang ikinalulungkot. Gayon may mga tricycle nang bumibiyahe at ang mga taxi at TNVS, makakabalik kalsada na sakaling isa ilalim na sa GCQ, ang Metro Manila. Sa amin kasi, parehas lang kami kumakain, ba't dapat sabay-sabay na eh. Para, kasi kami, ganun din naman kami, nag-maasa rin naman kami sa pasada. Pero nakaaninag na ng pag-asa mga tulad ni Jodel nang sabihin na Malacanang nakasama na mga bus sa mga magbabalik pasada na sa ilalim ng GCQ. Sabi ni Secretary Anyo, 50% ng mga bus papayagan niya. Tama ba? Nasa guidelines naman po yan from 10 to 50 kapag GCQ na. Hindi pa malinaw kung sa aling ruta papayagan ng mga bus dahil pinaplansya pa raw ito ng DOTR. Sa pulong nito Martes kasi, mismo ang Metro Manila Council ayaw munang palargahin ng mga city bus. Paglilinaw ng DOTR, gagamitin pang alalay sa MRT at LRT ang hindi bababa sa 100 bus at posibleng dagdagan depende sa pangangailangan. Ang bus lang natatakbo sa June 1 is yung mga bus na mag-augment sa tren, ano? MRT, LRT at saka PNR. No? Yun lang ano, tatatakbuhin. Mm-hmm. Tapos yung P2P bus, no? Yun, tatatakbuhin din yun. Paralel sila sa ruta ng MRT, kung MRT yun. Ano? At magsasakay baba po sila sa mga istasyon ng MRT, ganun ba? Yes. Kanina sinimulan na ang pagsasaay sa mga bababaan at sakayan na yan sa mismong Center Island ng EDSA. Kokonekta yan sa mga istasyon ng MRT. Na pagpasok po ng new normal, ang mga city buses po na nakasanayan na nasa kanan ay malilipat po sa kaliwa. Pag nasa kanan po kasi sila, sir, yung ating mga commuters po, ano, talaga namang nakakalat sila sa bangketa. Pero with this, mamamaximize po natin, sir, yung MRT para po maging tawiran ng ating mga commuters. Game si Jodel dyan at game na rin ang mga bus nila na may mga markings na para sa social distancing. Yun nga lang, meron at merong may iwan. Tulad ng 18 anyo sa konduktora si Gabriel, baka hindi na makabalik trabaho. Bawal na kasi ang may nakasakay na konduktor sa ilalim ng new normal at magiging electronic na ang fare collection system. May apela siya bago sila tuluyang mapalitan ng mga makina. Bago mawala ako, mag-ipon doon muna ng pangbawi lamang ako. Ang walang kasiguruhan ng kinabukasan ang minsang tinaguri ang hari ng kalsada, ang mga jeep. Si Mang Ray, nakatoka kanina na manghingi ng tulong sa mga dumaraan sa tapat ng kanilang garahe sa Tandang Sora. Kung di na raw talaga sila akma sa new normal, sana raw mabigyang linaw na at tulungan silang makadiskarte sa ibang hanap buhay at tulungan ding mabangon muli ang kanilang dignidad. Nakakaya rin po, kaya lang kailangan po eh, sir eh. Siguro po, maghahanap na lang po siguro kung anong pwedeng pagkakitaan po niyan, sir. Para lang po makaano sa pamilya po. Kasi hindi naman po pwedeng ganito lang kami. Nababahala ang grupong Alt Mobility PH, isang grupong nag-aaral at nagmumungkahi sa transportation policy sa epekto sa ekonomiya ng limitadong transportasyon para sa mga manggagawa, lalo pat malaking bilang ng mga commuter na magbabalik trabaho sa jeep at bus na kaasa. Ginagawa itong pag-relax ng quarantine guidelines para sa ekonomiya. Pero sana huwag natin makalimutan na para mag-operate ang ating mga negosyo, kailangan makapasok yung ating mga manggagawa. Binabalansi natin yan kasi calibrated yung ating pag-reintroduce ng public transport dahil binabantayan natin kung mag-increase yung incidence ng COVID-19, ano? Mm-hmm. O hindi. Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras.